itadamo kay pro kali Quran at Biblia ang sasagot. Sapagkat katotohanan si Allah ang tagapanustos ng lahat, ang nag-aangkin ng kapamahalaan, ang pinaka makapangyarihan. Quran chapter 51 at ang aya ay 58. Ang bahaging ito ay hadith sa inyo ni Sister Donna Gary. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nanunood, nakikinig po sa aming palatuntunan, Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli pong pagtatanghal ng aming palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyan daan po yung ating panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Merong mga pag-aaral, Islamikong pag-aaral ang isinasagawa sa ating tanggapan at ang lahat ng yan ay libre, wala pong bayad po yan. Kaya po aming iniimbitahan ang atin pong mga kababayan mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan, saliksikin po natin ang Islam upang sa ganun tayo po ay makakakuha ng tamang kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Usually kasi itong Islam ay naririnig lang siya sa mga balita sa radio at TV, mm-hmm. no? Which is mali ang pagkakaportray ng galing sa kanila. So, ang pinakamaigi po upang higit nating maintindihan ng Islam, abay dito po tayo sa mga Islamikong tanggapan pupunta. At dito sa Cotabato City ay nandyan po ang ating Mindanao People Dawa Association Islamic Center. Of course, ito pong ating pangradyong palatuntunan. Ito po ay maaari na rin makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po lamang ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan sa radyo. At maging sa aking Facebook page, live po tayo, Sheikh. www.facebook.com/brokhalidsanchez. Ayan, live tayo ngayon sa Facebook at may mga nanonood na, Sheikh, no, sa Facebook, doon sa aking page ko sa Facebook, yung Bro Khalid Sanchez. Sa mga nanonood dyan, no, antabayanan nyo po mamaya, magandang topic na aming inihanda ni Sheikh Morris. Of course, pakilike na rin po yung aking Facebook page. Huwag nyo pong kalimutan para po sa dagdag kaalaman patungkol sa da'wa. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palantunan, pwede kayong magpadala ng inyong mga questions sa atin pong hotline. Ang hotline po natin ay 0915-5063-652. Ulitin ko po, 0915-5063-652. Isa pa, 0915-5063-652. Pwede kayo magpadala ng mga questions dyan. O di kaya ay mag-comment sa ating live program sa Facebook. Kapag mabasa ko sana, no, babasahin natin, Sheikh, no? Medyo malayo-layo kasi yung ano, camera, pero sige lang. Baka doon sa kay, ano, kay Sheikh. Dito, Sheikh, hanggang kwan lang yan. Hanggang like lang. Hanggang like lang sa iyo, no? Makita yung mga comment nila. Ah, okay. Pero live pa rin tayo dyan sa iyo. Sa ano mo, sa ano ba yan? Sa Voice FM, Facebook din po yan. Okay, so yan po, no? Sa hapong ito, hindi natin makakasama si Brother Akaka. May seminar na pinuntahan.
Ang kasama ko ngayon si Sheikh, ang ating Hafiz, at ibibigay ko sa kanya ang mic para mabati naman niya yung mga kaibigan niya, mga fans niya, lalong-lalo na sa Kingdom. Marami mong fans doon, Sheikh. Allahu Akbar. Hinihintay kanila na mapakinggan ang golden voice ng ating Hafiz. Isang tao po yan na naka-memorize ng buong Quran from cover to cover, mashallah. Okay, Sheikh, nasa iyo ang mic niya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلحات ng mga kapatiran sa pananampalatayang Islam at magandang hapon sa mga kababayan namin mga Kristiyano. Aking pong binabati dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, unang-una si Sheikh Juraij Abdullah Ithnain at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga kaibigan dyan sa Saudi at sa iba't ibang bansa na nakikinig sa ating programa, Sheikh. MashaAllah, correct, Sheikh. At binabati ko rin si Fudail Agasor Kabugatan na nakikinig din dyan sa bahay, alhamdulillah. Uy, bagong ano yan, Sheikh. Congrats pala, Sheikh. MashaAllah. Nawa ang kapayapaan ay sumainyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan ang ating mahal na Sheikh, no? Si Sheikh Morris. Isa po yan sa mga naka-memorize ng buong Quran po. Isang bagay na kapag wala ng Quran natira na nasusulat sa papel, Sheikh, sabihin natin, no? Hindi pa rin problema sapagkat may mga taong naka-memorize nito ng buo, hindi lamang ilang pahina, kundi buong Quran. At yan nga kasama natin sa ating palantunan sa hapong ito, sa pagsagot ng inyong mga katanungan. Alhamdulillah. So yan si Sheikh. Ako naman, Sheikh, may babatiin ako. Si Brother Omar Reyes Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia. Brother, assalamu alaikum. Si Brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Central Hardware. Aba, dito yun sa Cotabato, Sheikh. Mm-hmm. Sa ating mga kapatid dyan ng mga Muslim sa Cotabato City na may pangangailangan sa construction, mga material sa construction, abay, dito na tayo pumunta sa kapatid natin na si Brother Abdullah Gayak. Ang kanyang hardware ay nasa Mabini po yan, yung Cotabato Central Hardware. At ang kagandahan niyan, Sheikh, abay, makakamura ka. Oh, mashallah. Iba kasi mahal yan. Pero dito, mura mga materials. Yan ay brotherly price. Mashallah. Mashallah. No? Oo. So, yan po. At binabati ko rin si Brother Mark Edris Rivera, kaibigan natin, kapatid natin na isang balik Islam. At ang kanyang boss niya sa trabaho na si Brother John Miro. Abay, kapag kayo naman ay may pangailangan sa car for rent, kasi yan ang usong business ngayon, Sheikh, na patok na patok, itong tinatawag na car for rent. Abay, ito, narito ang kapatid nating Muslim, balik Islam, si Brother John Miro. Napaka-religious nito. Dito lang ito, Sheikh, sa Cotabato City. Oo. Nagpaparent po yan ng mga sasakyan, katulad ng Fortuner. Gusto mo mag-drive, Sheikh, ng Fortuner? Montero, van, ganyan, mga magagandang ano yan, sasakyan. So, ayan, pumunta kayo sa kanya o di kayo kontakin nyo ang kanilang contact number. Ito ang contact number nila. Contact number ay 0916-147-1345. Ulitin ko po, 10916, number ito ni Brother Mark Idris Rivera, 0916-147-1345 para sa ano yan, sa mga halimbawa gusto nyong magrenta ng sasakyan, no? Huwag nyo lang ikarnap kasi ibang usapan na yon. Rentahan nyo lang po dito sa Cotabato City or sa kahit na saang lugar sa Pilipinas, eh. Pwede na? Pwede yun. Pwede yun sa kanila. Kaya inaanyayahan ko kayo, dito ko, doon pa kayo pupunta sa ano, sa iba, dito na sa kapatid nating Muslim. Religious ito, Sheikh, si Brother June. Alam mong ginagawa nito?
kapag oras ng pagdarasal, kahit naga-drive yun siya, humihinto. Masya sa kalsada, Allah. Nagdarasal. Masya Allah, sabi ko. Tabarak. Oo. Kaya po, pinagpapala ang taong ito. So, yan po, no? At, of course, may panawagan tayo galing sa Saudi, kay Sister Lala Amelia Dayang. Ang panawagan niya ay kung sino raw ang nakakilala kay Najima M. Amir. Ito raw ay taga parang Maguindanao. Siya raw Sheikh ay namatay sa Riyadh. No? Inna lillahi. Taga parang daw siya. Tatlong araw na daw itong patay. At siguro nung, kasi nung nakarang araw pa ito, gipadala sa akin ang ano. Siguro mga matagal na, no? At ang problema, hindi makontak yung kanyang mga kamag-anak dito sa parang. So, kung sakaling nakikinig yung taga-parang sa atin, itong si Najima M. Amir, na taga-parang ay namatay daw po sa Riyadh. Yan din ba kaya ang tunay na pangalan, Sheikh? Yes, ito minsan yung sa passport. Sa Facebook, iba yung ano. Oh, yes, correct. Mm-hmm. Ito yung sa passport talaga niya, Sheikh. Mm-hmm. Oh, yung sa passport niya, pinadala sa akin. So, ayan, kapag sino man sa mga kamag-anak niya ang nakikinig sa atin, dyan sa parang, abay, pakisabi na lang po na siya'y pumanaw na kapatid natin doon sa Riyadh. Si Najima Amir, no? Taga parang ito siya. Okay, yun po ang ating mga panawagan at greetings sa ating palatuntunan. At ready ka na, Sheikh? Inshallah. Alhamdulillah. Tayo ay magsimula na ano po sa pagsagot ng mga katanungan. Bago diyan, abay walang nagtanong sa akin tungkol sa New Year, Sheikh. Talakayin mo, Sheikh, ngayon. Oo, siguro pahapyaw, no? Si Brother Mark Idris, nakikinig siya at narinig niya daw yung ating greeting sa kanya, Brother Mark Idris Rivera. Nakikinig siya habang nag-drive ng kanyang Fortuner, mashallah. So, mga religious na mga driver ito sila, Sheikh. Alhamdulillah. So, kaya kung maghanap kayo ng mga driver na pwede niyong maging bahagi ng inyong buhay, abay, dito kayo sa mga religious na mga driver. Sabi nila kasi, driver, sweet lover. Naku, dito sa amin, hindi lang sweet lover, religious driver pa. Mashallah. Okay, bro. Inshallah, no? Eto na. Itong New Year, ano na, ilang araw na lang siya, di ba? Ngayon ay 29 ngayon. Mm-hmm. Okay, 29 ngayon. So, ilang araw na lang at New Year magpapalit na ng taon. Mm-hmm. Opo. Pero, marami sa ating mga kapatid na mga Muslim, ang nakikiuso rin dito, Sheikh. Alam natin yan, no? Hindi bago sa amin yan. Nakikita namin, narinig namin, na meron din sa ating mga kapatid na mga Muslim ang nakikiuso sa kanyang gawain. Sana po maging aware tayo na sa Islam meron tayong sariling kalendaryo. Mm-hmm. So, meron ding New Year ang Islam. Totoo yan. Pero, may pero doon siya. Okay? Baka naman ma-misunderstood. Sakaling itatanong nyo sa amin, meron din bang New Year sa Islam? Opo, meron. Meron pong New Year sa Islam. Pero, umuulan ka ng love sheik, oh. Umuulan ng love at saka grabe, lights. Eh, masya lights. Allah. Oh. Batang Gubat, kapag, nag-text siya, nag-comment siya, Sheik. Salam po, ako po si Batang Gubat, location in Riyadh, Saudi Arabia. Ayan yan, pwede mong basahin dyan, Sheik. Yung mga nagpapag-grip dyan, pwede mong isisingit-singit dyan. Masya si Allah, Batang okay. Gubat. Oh, Batang Gubat, ha? Pero nasa syudad. Nasa syudad pa. Sige. At saan ba tayo? Meron tayong sariling New Year. Ngunit, walang celebration. Sapagkat sa Islam, dalawa lamang po ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang festival, piyesta natin, celebration natin mga Muslim. Mm-hmm. Ito yung ano siya, Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Yun. Although sa Islam meron tayong New Year kasi meron tayong Islamic calendar, yung Hijra calendar, pero hindi natin sineselebrate ito. Ito natataon sa buwan ng Muharram, di ba, Sheikh? Kasi yan yung unang buwan sa Islamic calendar. So, sa Gregorian calendar, which is
January 1 yung New Year, at ito ay sineselebrate ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, mm-hmm. ang ating propeta ay nagbigay ng instruction na huwag makiayon sa mga gawaing labas sa Islam. Sapagkat kumpleto ang ating pananampalataya, merong wala nang idadagdag dito at wala nang kulang. Mm-hmm. Hindi po ba? So, sabi ng propeta, kung sino yung gumagawa ng gawain nila, mantasababi ko min. Pahuwa min. Yan. Mm. Sinong gumagawa noon, yung gawaing ginagawa ng ibang tao, ng ibang hindi sa Islam, katulad nila. Oh. Sheikh, di ba? Sila magkakasama. Mm-hmm. So, bilang isang Muslim, abay maingat tayo dyan. Kasi, imbis na tayo ay nasa Islam, bigla tayong napalabas tuloy. Mm. No? At tayo'y mamamatay na hindi Muslim. Yun ang pinakamasakit. Kailangan, mamatay tayo, Muslim tayo. Kasi yun ang utos ng ating maluwalhating Quran. Na huwag kang mamamatay. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Muslimun. Huwag kayo mamamatay malibang kayo ay Muslim. Halimbawa, nagkakasayahan kayo sa ganyang celebration at ika'y inabutan ng kamatayan doon. Subhanallah. Hindi maganda. Oo. At saka, alam natin na itong ganitong celebration ay paganism ang pinagmula nito. Ito ay ginagawa ng mga pagano. Mga taong sumasamba sa Diyos. Diyosa. Masakit yun, no? Yun po ay isang advice. Hindi naman ito, no? Advice lang po yan. Parang sort of singit lang, Sheikh. Anyway, tayo ay dadako na sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. Ito po ay galing kay Signul Mukminin. Ang sabi niya, Sheikh, ganito, Assalamu alaikum, Bro Khalid, wa alaikum salam, rahmatullah. Ako po si Abdul Ghani Ahmad, OFW from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Isa po ako. Ang dami nakikinig ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia, Sheikh. MashaAllah, talaga, Sheikh, ha? Marami sila. Oh, itong iba, nagaganaan daw sa programa, at lagi nang binabantayan. May nasa Riyadh tayo, may nasa Kuwait, sa Jordan. Marami sa Dubai, sila. Meron din. Sa Dubai, meron. Alhamdulillah. Dami palang mga fans mo dyan, Sheikh. MashaAllah. Ay, na, sa Kuwait po, si fans mo yan, Sheikh, kasi Pariha Kamdan. Tali, itong program, Sheikh, ang inaabangan talaga nila. MashaAllah. Sukran sa mga nakikinig. Sukran sa inyong lahat dyan. Opo. Lalong ginaganahan kami ni Sheikh kapag may nanonood. Pero kung wala, okay lang din. Sa Qatar pa. May sa Qatar pa, ha? MashaAllah. Oo, mamaya banggitin ni Sheikh yan, yung mga pangalan niya, inshallah. Oo. Abangan nyo, abangan niya yan. Oo, mamaya. So dito, Sheikh, sabi niya ganito, ako po si Abdul Ghani Ahmad, OFW from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay ng programa ninyo. May tanong po ako sa inyo, saan po mababasa sa Quran ang pag-Isra wal Miraj ni Propeta Muhammad, peace be upon him, at saan din po mababasa sa Biblia na na-mention ang Propeta Muhammad? Ayun, ang kanyang katanungan, Sheikh. Dalawang tanong na, Sheikh. Opo. Ang unang tanong niya ay, saan daw po mababasa sa Quran yung pag-Isra wal Miraj ng Propeta Muhammad? Ito po yung paglalakbay ng Propeta, panggabing paglalakbay niya mula sa Masjid Haram sa Makkah papuntang Al-Aqsa, Sheikh. At mula sa Al-Aqsa, ito yung sa Jerusalem, ay pumunta siya sa langit hanggang doon sa naabot niyang ikapitong langit. Grabe, no? Saan daw yun mababasa? Ito po ay nasa Quran. Mababasa natin sa chapter Surah Al-Isra, Sheikh, no? Al-Isra. At ang aya ay sa unang aya, number one mismo. Ganito po ang sinasabi. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ganito po yan sa kanyang pinakamahal. Gusto mong ano siya, paglilingkod sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Yan, first time yung maririnig ang Sheikh natin, nagbabasa rin siya ng translation. Ang kaluwalhatian at kataas-taasan ay sa kanya Allah na nagdala sa kanyang alipin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungo sa isang gabing paglalakbay mula sa Masjid al-Haram sa Makka patungo sa Masjid al-Aqsa sa Jerusalem na aming pinagpala ang mga bakuran nito upang maipamalas namin sa kanya Muhammad ang aming ayat, yes, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakamasid. No? Nakakamasid. Masya Allah. So, yun ang sagot doon sa tanong ng kapatid natin kung saan daw ba mababasa yung Isra wal Miraj sa Quran. Yun po yun. Ang Allah mismo ang nagsabi. Mula sa Makkah, na kung saan doon ang propeta, pinuntahan siya ni Jibril, no? Na may dalang sasakyang panghimpapawid. Of course, doon siya pa sasakayin. Meron siyang dalang sasakyang panghimpapawid. At alam niyo ba, ang sasakyang ito ay mas mabilis pa sa pinakamabilis na eroplanong alam natin sa ngayon. O ikaw, Brother Matt, dumating ka. Si Brother Matt, ito din. Ano bang pinakamabilis na sasakyang panglangit? Alam mo? Jet plane, ha? Jet fighter, ganyan, di ba? Jet fighter. Kahit yung sasakyan ng mga astronaut na pumupunta ng space, di ba? Yung mga sasakyan ng mga rocket. Yung mga ganyan, spaceship. Mm-hmm. Yung iba, supersonic ang tawag doon. Ibig sabihin yan, kasing bilis ng sounds. Mm-hmm. Yung bilis ng sasakyan na sinasakyan nila, Sheikh, ng mga astronaut, kasing bilis ng sound. Kaya tinatawag na supersonic. Ibig sabihin, kung gaano kabilis ang takbo ng sounds, ganun siya kabilis ang takbo niya. Of course, pupunta ka ng Mars, pupunta ka ng Moon. Tapos, ang sasakyang dala mo, napakahina. abutin ka ng siyam-siyam bago makarating doon. Hindi po ba? So, yun ang alam natin sa panahon natin. No, yung sasakyang kasing bilis ng sound. Yung pagsalita ko dito, naririnig ka agad ng tainga, no? Ganun ka. 3 million kilometer per second. Yung takbo. Yung takbo ng sound. Takbo ng sound. Doon ka sa kabilang bundok, sisigaw ka, maririnig, nag-echo, di ba? Halimbawa, dito ako sa kabilang bundok, doon ka, tatawagin ko, Mami Tadem, di ba? Agad-agad nag-echo doon. Dem. Parang ba yan siya, bro, yung kuryente. No. Yung pag-switch mo, tapos agad umiilaw. Kasi 3,000 kilometer per hour. 3,000 kilometer per second ang takbo niya. Yun ang grabe. 3 million. 3 million? 3 million. Sigurado yan, ha? Sa ano yan? Sa science yan? Facts yan, ha? Kasi nag-aaral sa India to, eh. No. So, yung eco ba yun tinatawag niya, yung ba yun? Kung bilis ng... Oo. So, halimbawa, tatawagan ka doon sa kabilang bundok, Mamita din guwapo, mag-reply din sa kabila, po, ganyan, no? So, ganun yun. Ngayon, yung sasakyan na sinakyan ng Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, yung sinakyan na sinakyan niya, yung sasakyang sinakyan niya, sa kanyang pag-travel, ay mas mabilis pa doon sa supersonic ship, hindi po ba? Mas mabilis pa doon sa space ship na ginagamit ng mga astronaut. Can you imagine, ang travel niya is sa isang gabi lang na pag-travel niya. Nakabalik pa siya, kinabukasan siya, di ba? Nasa Makkah na siya. Oh. Grabe. Ang pangalan nito, ewan ko kung alam ng ating mga tagapakinig yan, siguro alam nila yung pangalan ng sasakyang sinakyan ng propeta, na kung saan ay ayon sa
ayon sa mga aklat na binabasa namin, ang bilis niya Sheikh ay kasing bilis ng kisap mata. Mm-hmm. Masyaallah. Mas mabilis pa yung sa ano sa kidlat. Sa kidlat or sa ano sa sounds. Kasi isang kidlat, isang ano lang, isang kindat lang, you know, kisap mata, you know. Andoon ang agad. Oh, tama ba, Sheikh? Mm. Mula Makkah, puntang Jerusalem, pagdating ng Jerusalem, pumunta naman sa langit hanggang sa ikapitong langit na abot niya. Anong purpose? Anong dahilan? Maliwanag ang sinabi ng Allah sa Quran. Ang purpose nito ay upang makita niya ang mga tanda, aya ng Allah. Of course, may mga tao, mga pilosopo siya. Sabihin nila ganito, ikaw Muhammad, sinasabi mo na ang tao na merong paraiso, merong impyerno. E ang tanong, nakapunta ka na ba doon? Hindi po ba? May mga taong pilosopong ganyan siya. Sinasabi na may paraiso, may impyerno. Tatanong niya sa'yo, bakit ikaw nakapunta ka na ng paraiso at impyerno? Kaya yung iba, Sheikh, yun ang dahilan kung hindi sila nagsasala, nag-ayuno. Oo. Kasi wala daw isang nakakita. Yes! Mm. Ang hindi nila alam, ang propeta natin, nakapunta doon. Yes, yes. Yun po. Pinakita sa kanya yun para hindi tayo makarason na walang paraiso, walang impyerno. No, sapagkat ipinakita sa kanya yon ng dakilang tagapaglikha kung sino ang laman ng impyerno, sino ang laman ng paraiso, ipinakita sa kanya yon. Oh. Halimbawa ako, nagsasabi ako na merong floating stone doon sa Jerusalem. Sabi ko sa inyo, may floating stone sa Jerusalem. Mm-hmm. Eh ngayon, sabihin sa akin, bakit nasabi mo, Khalid, nakapunta ka ba doon sa Jerusalem? Nakita mo ba yung floating stone doon? Uh-huh. Sa bagay, hindi ko man sinasabi yun, Sheikh, kasi hindi nga ako nakapunta doon. Mm. Pero kung sakaling mapagbigyan, ano? Inshallah, makapunta ka rin, Sheikh. May floating stone. Yun yung stone na sa pag-akyat ng propeta papuntang langit, gustong sumama, pero pinigilan niya. Mm. Yun ang tanda na siya ay nakapunta doon. Mula sa Jerusalem, inakyat papuntang langit. At ayon pa sa paniniwala ng mga Hudyos, mm. ito raw lugar na to na kung saan doon ang propeta kinuha papuntang langit, yung yun ngayon ay nasa masjid, yung Dome of the Rock ngayon, mm. Sa Jerusalem. Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo, itong lugar na ito, ito yung foundation ng mundo. Kaya pala diyan daw yung pintuan daw ng langit at yung hagdanan, nandiyan daw invisible sa paniniwala ng mga Hudyo yan. Kaya pala ang propeta doon siya nagsimula, no? Anyway, sa kanila yon, sa mga Hudyo yon. Wala tayo doon sa atin yon. Anyway, ang pinakamahalaga dito na ang propeta ay pumunta doon upang maipakita ng Allah yung mga tanda niya, mm-hmm. at maibaba yung utos na tayo ay magdasal. Ayun. Nang ilang beses ngayon, Sheikh? 50 times, no? Doon kasi pinag-utos na magdasal tayo ng 50 times, eh. So, yun po yun. At saka maraming ano yan, isang buong ano yan. Hindi ka kasi yung ating oras natin, kung talakayin natin yan, kasi maraming mga malawak yan. Malawak yan siya. Ang pinakamahalaga yung talata nandoon sa Quran, mm-hmm. at nabasa namin. Now, tungkol naman doon sa pangalawang tanong niya, kung meron din po bang mababasa ang propeta sa Biblia, mm-hmm. abay, ang sagot namin, napakarami. Napakarami. Hindi lamang po iisa, kundi mm-hmm. napakarami na mga talata sa Biblia na kung saan matatagpuan nating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binabanggit dito. Ngunit bilang isang Muslim, kami po ay hindi naniniwala dahil ito'y binanggit ng Biblia. Take note. Kami po ay naniniwala na ang propeta ay binanggit sa Biblia sapagkat ito'y binanggit ng aming maluwalhating Quran.
Iba po yung paniniwala na dahil binanggit siya sa Biblia, mm-hmm, at yung paniniwala na dahil binanggit siya sa Quran. Iba po yun eh. Kasi ganito yan. Kami po mga Muslim, ang paniniwala namin nakabatay sa Quran. So kami ay naniniwala na ang propeta ay binanggit sa Biblia sapagkat ito ay binanggit ng aming maluwalhating Quran. Kung hindi binanggit ng Quran, wala tayong pag-uusapan. Brother Matt, ano ba? Yan. Doon sa baba bro, paki-ipit-ipit lang ako. Yan, sukran. So, ang tanong, saan sa Quran mababasa na ang propeta Muhammad ay binanggit sa Biblia? Ganito po ang sinasabi sa Surah Al-A'raf, chapter 7 po yan, at ang aya ay 157. Ganito po ang sinasabi. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yu'min الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيب الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Yan, ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ipaglilingkod ko para sa inyo. Ganito yan, no? Sheikh, ganito. Mm-hmm. Sila na sumusunod sa sugo. Sino itong sugo? Muhammad. Ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat. Talagang pinagdiinan dito, Sheikh, mm-hmm, na ang sugo na ito, propeta, siya raw ay hindi nakakabasa at hindi raw nakakasulat, sabi niya, na kanilang matatagpuan na nasusulat sa Torah. Ayun, mm-hmm, nasusulat sa Torah. Kapag ka-Torah ang pag-usapan natin, kung Biblia yan, ito na yung limang aklat sa lumang tipan, ang aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomio at aklat ng mga bilang. Yan yung Taurat. Pero hindi na yan yung original. At sa Ebanghelyo. Ayan, Sheikh. Dalawa. Ang propetang ito ay matatagpo ang nakasulat sa lumang tipan at sa bagong tipan, yung Ebanghelyo. Mm. Alam natin, merong Ebanghelyo, Gospel according to Matthew, di ba? Ganyan, Lucas. Oh, yan. Sinabi ng Quran namin yan. Sabi pa niya, siya raw ay nagtatagubilin sa kanila ng al-ma'ruf. Ano ito? Ito yung pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng kanyang ipinag-utos. At siya raw ay nagbabawal sa kanila ng al-munkar. Mm. Kawalan ng paniniwala, pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng lahat ng masama na ipinagbabawal sa Islam. And so on and so forth. Marami pa yon. Hindi ko natatapusin. Ang punto is, binanggit ng Quran ng propeta raw, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mention po siya sa Biblia. Ngayon, sa site tayo ng talata, Biblia eh. Oo, sa Biblia. Mm. Sabi mo, Torah. O, meron bang mabasa sa alinmang aklat sa Torah mula Genesis hanggang Deuteronomio bilang na binanggit niya ng propeta? Opo. Ito po ay matatagpuan natin sa Deuteronomio 18 at ang talata ay 18 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid ng mga Hudyo. Kasi itong mga Arabo, ang kapatid ng mga Arabo, Hudyo. Tama. Kasi Islam pinagmulan nito eh. Galing, ang mga Hudyo, galing kay Isaac na anak ni Abraham. Ito naman mga Arabo, galing kay Ismail na anak din ni Abraham. O, kaya itong mga Hudyo at mga Arabo, sila ay magkakapatid lang yan. Eh sabi dito, isang propeta ang itatayo sa gitna ng kanilang mga kapatid. Ayun. Na gaya mo, katulad daw kay Moises. Wala pong propetang lumusot sa mundong ito na katulad kay Moises, maliban kay propeta Muhammad, peace be upon him. Kahit si Jesus Christ, hindi sila magkatulad ni
ni Moises, siya, hindi sila magkatulad. Una, si Jesus Christ, isang Diyos. Oh, si Moises, Musa alayhi salam, isang sugo, propeta. Si Jesus Christ, hanggang ngayon, buhay pa. O ang propeta Moses, matagal nang patay. Ngayon, kapag i-compare mo naman yung propeta Moses, peace be upon him, at ang propeta Muhammad, peace be upon him, magkapareho ang takbo ng kanilang buhay, pagiging propeta, sugo, lahat-lahat, magkapareho. Hanggang sa pagdating sa pagkakaroon ng pamilya, pareho silang may pamilya. Si Jesus Christ, sa Biblia, wala eh. Wala rin anak na sinasabi, hindi po ba? So, ganun po yun. Ang sabi, isang propetang itatayo mula sa kapatid ng mga Hudyo na katulad kay Moses. Oo. At ano ang gagawin sa kanya? At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Ganun. Kaya yung dumating si Jibril sa kay Propeta Muhammad, peace be upon him, nung siya ay nasa kuweba ng Hira, Jabal Nur, nung dumating sa kanya, ang sinasabi ay, ikra. Magbasa. Sabi niya, hindi ako marunong magbasa. Kasi hindi nga siya nakapag-aral. Ikra bismi rabbikal ladhi kalak. Inulit niya yun. Yun ang paglalagay ng salita sa bibig niya. Kasi kung sabihin ko na bismillah, tapos sabihin ni Sheikh, sa ngala ng Allah, yun ay hindi paglalagay, yun ay tinatawag na pagsasalin. Diba? Tinatranslate mo kung ano yung sinasabi ko. Pero, ang ginawa ni Jibril, yung sinasabi ni Jibril, inuulit ng propeta, yun ang paglalagay ng salita sa bibig niya. Oo. Kaya sabi dito sa Biblia, sabi ng Diyos, ilalagay daw niya ang kanyang salita sa bibig niya. Ito pa, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ganun po yun. Lahat ng sinasabi ng propeta, ito ay utos sa kanya ng Allah. Hindi siya nagsasalita ng anumang bagay na hindi pinag-utos sa kanya ng Allah. At ito, halimbawa, hindi ka maniniwala sa propetang ito na katulad kay Moses, anong mangyayari sa'yo? 19, ganito sabi, at mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita, na kanyang sasalitain sa aking pangalan. Ah, kaya pala laging merong bismillah. Sa ngalan ng Allah. Lahat ng ayan ng chapter ng Quran, except Surah Tawbah, merong bismillah. Sa ngalan ng Allah. Kaya ito pala sinasabi. At mangyari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita, na kanyang sasalitain sa aking pangalan. May pangalan pala talaga ang Diyos, no? Kaya pala ang propeta, laging bismillah. Kapag kaupo, bismillah. Inom ng tubig, bismillah. Abay, kahit sa before sa pagtatalik, meron ding binabasa siya, hindi po ba? Ngayon, alam kapag ka hindi ka, alam ni Brother Matt, expert siya dyan eh. Laging naririnig sa kanya siguro to. At sabi dito, kung hindi ka maniniwala sa propetang ito, na magsasalita sa pangalan ng Diyos, siya raw ay sisiyasatin ng Diyos. Delikado, no? Kaya ako, nung ako'y nakaalam sa mga bagay na ito, bilang isang Kristiyano dati, naku, hindi na ako nagpatumpik-tumpik siya. Agad ko nang iniwan ang pagiging Kristiyano at niyakap ko ang relihiyon ni Jesus Christ, ang Islam. Kasi ito rin ang relihiyon ng lahat ng mga propeta katulad kay Moises. So ito, hindi ito matanggap ng ating mga kababayang mga pastor. Hindi lang matanggap ito. Pinagtatakpan nila ang katotohanan siya. In fact, hindi lang sa Deuteronomy binabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa aklat ni Isaias, sa panahon ni Isaias siya. Sa panahon ni Isaias, propeta Isaias, abay, nakita mismo ni propeta Isaias yung pangyayari sa loob ng kuwebang Hira doon sa Makkah, na kung saan pumunta doon si Jibril. Nung ang propeta ay nandoon sa kuweba, pumunta doon si Jibril at sinabi sa kanya ni Jibril na magbasa ka. Ikra, sabi ng prophet, hindi ako marunong magbasa. Yung pangyayaring ito ay nakita ni propeta Isaias at naisulat sa kanyang aklat sheet. Opo, si propeta Isaias, nakita niya ito. Saan mabasa yan?
Isaias 29 at ang talata ay 12. Ganito po ang sinasabi. At ang aklat, ito na, Quran, ay nabigay sa kanya na hindi marunong. Hindi marunong. Ang propeta hindi marunong magbasa, hindi marunong sumulat. Ang aklat daw ay nabigay sa kanya na hindi marunong. Ano daw? Na sinasabi, iyong basahin ito. O, di ba yung ikra? Di ba? Sabi ito, iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo. At kanyang sinasabi, sagot daw ng propeta, ako'y hindi marunong bumasa. Maana bikariin. Sabi niya, ako'y hindi marunong bumasa. Ito, yung pangyayaring ito na nasa kuweba, nasa Biblia rin. Binanggit ni Propeta Isaias. Kaya ano pa ba ang rason ng isang tao na hindi siya maniwala sa propeta na kung saan maging sa Biblia ay binanggit siya? At sa Ebanghelyo. Naku po, kung talakayan pa natin yung sa Ebanghelyo, abay, ubusan tayo. Oh, maubusan tayo ng oras, eh. Pero next time siguro na lang yung sa Ebanghelyo. Nabanggit din siya sa Ebanghelyo. Magandang topic po yan. At kung dadagdagan mo pa ang pagsasaliksik, nakusik, natuklasan ko, hindi lang sa Ebanghelyo ni Kristo binanggit ang Propeta Muhammad, peace be upon him. Siya rin ay binanggit maging sa aklat ni Buddha, maging sa libro ng mga Hinduism, sa libro ng mga Taoism, at sa lahat ng mga aklat na tinatawag nilang scriptures ng iba't ibang relihiyong luma na na relihiyon, ay matatagpo ang binabanggit ang pagdating ng huling propetang ito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung talakayin natin, hindi kakayanin ang ating oras, santo si ako po'y aatras dyan, no? Siguro sa ibang pagkataon. Ang mahalaga, yung tanong ng ating kapatid ay nasagot ko po. Okay, next question tayo sa'yo. Galing po kay 9665368170026. Bago dito si, baka may mga greetings ka dyan. Ay, marami siya. Marami, hindi ka kayanin, no? Hindi ka kayanin. Sa lahat na nagsalam dyan, walaikumussalam. Oh, yun na lang siguro, no? Kasi ang dami, oh. Dami niyan, masya Allah. Salamat sa inyong lahat. Oo, dami, hindi ka kayanin. Baka ubusin yung oras natin sa pag-greetings lang, no? Oo, sige, sige. Sabi niya ganito, salamualaikum po sa inyong lahat. Walaikumussalam, rahmatullah. Tanong lang po kung saan lugar, bansa, namuhay si Adan at Eva. At paano po dumami ang angkan ni Adam, gayong ang mga anak nila ay si Abel at Kail? Magandang tanong ito, Sheikh. Magandang tanong ito. Tanong niya is, saan daw bansa o lugar namuhay si Adan at Eva? At pangalawang tanong niya, paano po dumami ang angkan ni Adam, gayong ang mga anak nila ay si Abel at Kail? Kasi yun yung nabanggit sa Biblia, eh. Si Abel at saka si Kail. So paano daw dumami ang tao? Okay. Unahin natin yung unang tanong mo, kung saang bansa namuhay itong si Adam at saka si Eva. Ang maliwanag po dyan, Brother Matt, na si Adam at saka si Hawa, Adam alayhis salam, at saka yung asawa ni si Hawa, si Eva, sila po ay pinatira ng Allah. Saan? Sa paraiso. Yun po ang maliwanag doon, sa paraiso yun sila pinatira. Ngunit, nangyari po ang isang bagay na hindi dapat, na ipinagbawal sa kanila, nagawin nila, sila po ay pinaalis doon sa paraiso, na kung saan doon sila nakatira, sa Eden, sa Adan, at sila ay pinatira sa bansang kalupaan. Kalupaan, di po ba? At kung saang lupalop ito, aalamin natin. Ganito po muna ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran sa chapter 2 at ang aya ay 36. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ikaw,
Bakit? Gusto mo nga, ano, paglilingkod sa atin ang kanyang pinaka malapit na kahulugan. Ito po yan. Basa. Ngunit, hindi naglaon ay nagawa ni Satanas na sila ay makatalilis dito sa paraiso o halamanan. At makalabas sa katayuan ng katahimikan. Yes, okay. So, ano nangyari? At na kanilang kinalalagyan at kami, Allah, ay nagwika. Magsibaba kayong sabi ng Allah. Lahat sa lupa, grabe. Na kayo ay magkakaaway. Grabe, no? May pagkagalit sa bawat isa. At ang kalupaan, ang inyong magiging tirahan, at isang pansamantalang kaligayahan. Yan. So doon sa talata po sa Surah Al-Baqarah po yan, sa aya 36, sinasabi po diyan na pinababa si Nabi Adam alayhis salam at yung kanyang asawa na si Hawa, pinababa sila dito sa lupa, mula sa langit, mula sa paraiso, sa paraiso. Kasi nga kumain sila nung ipinagbabawal na pagkain. Oo. So pinababa sila. Ngayon, ang magandang tanong dito is saan sila sa lupa bumagsak? Kasi alam natin nasa kalupaan na sila. Ito po ang tafsir ng aya na ito, itong 36. Tafsir ni Ibn Kathir. Ayun, Ibn Kathir. Ganito po ang tafsir niya, yung kaniyang pagpapaliwanag dito sa aya na ito. Ganito po 'yun. Al-Hakim recorded that Ibn Abbas said, Adam was allowed to reside in paradise during the time period between the Asar prayer until sunset. Ah, talagang nakatira pa siya Maghrib. Sa paraiso. So, between Asar at saka Maghrib. Yun ang pagtira niya doon. Al-Hakim then commented, this is sahih according to the two Sheikh, Bukhari and Muslim. But they did not include it in their collections. Also, Bin Abi Hatim recorded Ibn Abbas saying, ito na, ang sagot sa tanong. Allah sent Adam to earth to an area called Dahna between Makkah and At-Taif. Al-Hasan al-Basri said that Adam was sent down to India. Ito yung idea ni Al-Hasan al-Basri na siya doon sa India napunta. Pero itong iba, doon siya sa Al-Dahna sa pagitan ng Makkah at saka At-Taif. Saan naman ngayon si Hawa o si iba? Siya naman ay napunta sa Jeddah. Nandoon ngayon yung ano niya siya, hindi po ba? Yung kanyang libingan sa Jeddah. Ito naman, saan napunta yung demonyo? Si Iblis. Iblis was sent down to Dusto Maisan. Aba, hindi ko alam kung saan ito. Several miles from Basra. Ayan, doon napunta naman si Iblis. Oh, further, ito na. The snake, yung ahas, was sent down to Asbahan. This was reported by Ibn Abi Hatim, also Muslim. And An-Nasa'i recorded that Abu Hurairah said, that the messenger of Allah said, Friday is the best day on which the sun has risen. On Friday, Allah created Adam, admitted him into paradise, and expelled him from it on Friday. So, yun po ang sagot kung saang lugar sa mundo na padpad itong si Adam at saka si Eva. Nandoon sa, ano pala, sa areyang Arabia Sheikh. Oh, mantakin mo nasa ano pala sila sa Jeddah at saka sa pagitan ng Taif at Makkah, no, si Adam. Oh, tapos doon pa yun sila nakita sa Arafah, di ba? Mahabang kwento 'yan, no? Mahabang kwento. At sila ay matatangkad noon, di tulad natin ngayon pandak siya. Ang height ni Adam noon is 60 cubits. Yes, 60 cubits. Ang cubits, cubit is old form of measurement na ang haba ng isang cubit ay nasa pagitan ng 21 inches
So, sa mga, at more or less 21 inches ang isang cubit. Imagine mo lang 60 cubits, mashallah. Kasing tangkad yata ng tower ng ano siya, ng globe, no? Telecom. Oo, kaya pala madali sa kanila ang magkita at maglakbay kasi matatangkad sila. Ang pangalawang tanong niya ay, paano dumami ang angkan ni Adam? Ganong ang anak niya ay si Abel at saka si Cain. Abel at saka Cain ito, hindi ito Cain. Tama po yan. Paano nga ba dumami? Ito ang problema ng Biblia. Sheikh. Kasi anong sagot ng Biblia dyan, Sheikh? Ah, naku, walang sagot ng Biblia dito. Kasi sa Biblia po, hindi sinasabi kung paano dumami ang tao. Kasi ang sinasabi ng Biblia na itong si Adam at saka si Eva, nagkaroon siya ng dalawang anak na si Cain at saka si Abel. Pagkatapos, nag-away itong si Abel at pinatay ni Cain si Abel. Oh? Mm-hmm. Tapos, nung napatay na si Abel, siyempre, ang natirang anak niya si Cain. Tapos, si Cain lumipat sa isang lugar doon nag-asawa. Ang tanong, saan galing yung inasawa ni Cain, gayong sila lang ang naunang tao sa mundo that time? Problema ng Biblia yun eh. Sa Islam, may sagot niyan. Ganito po. Genesis, ito po ay nasa 4 at sisimulan ko sa 3 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. 4. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. 5. Datapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. 6. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. 8. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Ayun. Sinasabi po sa mga talata si Cain at saka si Abel naghandog. Si Cain naghandog ng kanyang ani. Si Abel naman naghandog ng kanyang kasi ano siya, tupa no, kasi ano siya, pastol ng mga hayop. Eh hindi tinanggap ang handog ni Cain. Ang tinanggap yung handog ni Abel. So nagalit ngayon si Cain kay Abel, pinatay ni Cain si Abel. Iyon sinasabi ng Biblia. Hindi sinasabi doon kung bakit sila nag-alay ng handog. Hindi sinasabi doon. Pagkatapos, si Cain na lang natira, lumaya siya, pumunta sa isang lugar, at doon siya nag-asawa. Kung sila lang ang naunang tao sa mundo, saan galing yung inasawa niya? Hindi maliwanag, hindi po ba? Ganun ang Biblia eh. Walang sagot doon. Pero sa ating maluwalhating Quran, mayroong kasagutan doon. Sa Islam po, mayroong kasagutan kung bakit nangyari yun. Na paano dumami ang tao. At ganito nga po ang sagot. Actually, maraming talata sa Quran yan. Unahin na lang natin itong sa Surah An-Nisa 1. Wala nang oras eh. Sige, banatan ko na lang ito. Isang talata lang naman. 4-1. Ayan. Ikra. 4-1. Opo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Inna Allah kana alaykum raqiba. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ako siya ka, medyo mabilis ako magbasa ngayon. O sang katauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao, Adan, at mula sa kanyang nilikha na kanyang asawa, ayun, iba. At mula sa kanilang dalawa, ayun, ito na sagot siya, mula sa kanilang dalawa ay nilikha niya ang maraming lalaki at babae. Ayun, mula sa kanila lumabas ang maraming lalaki at babae. Sinabi ng propeta, nung nagkaanak itong si Ada, si Eva, puro kambal. Di ba, Sheik? Kambal-kambal yun. Kapag manganak si Eva, oo, si Eva, kapag manganak siya, lalaki at babae, kambal yun. Kaya itong si Cain, eh, meron siyang kambal na babae na maganda. Oo. Si Abel naman, nung lumabas siya, meron din siyang kambal na babae, pero hindi maganda. Oo. Eh ngayon, kasi nga maganda ang batas sa panahon ni Adam alayhis salam, pwedeng mag-cross marriage, mag-asawa yung magkakapatid basta hindi sila direktang kambal. Di ba, Sheik? Oo. Ganun 'yon. Lagi ako nag-reference Sheik natin, ha, kasi 'yun ang ano eh, ito ang ano natin. Lagi silang kambal-kambal. Kaya nga dalawa ang suso ng babae eh. Para dalawa ang makaano eh, di ba? Oh, minsan itanong mo nga yan sa teacher mo, Brother Matt, bakit dalawa ang suso ng babae? Bakit hindi isa lang? Oh, di ba? Oh, kasi nung ipinanganak ni Eva yung kanyang mga anak noon, puro kambal yun. Kambal-kambal, dala-dalawa. Okay, dalawang suso eh. Kung isa lang suso, mag-away, di ba? Dito lang. Kasi doon pa yung tatay. O ngayon, una na yung tatay. Noong nagkataon na maganda yung kambal ni Cain, gusto niyang asawahin yun. Eh sa batas na bawal yun. Ang pwedeng asawahin ni Cain, yung kambal ni Abel. Yung si Abel naman, ang asawahin niya. Palitan sila. Oo, yung kambal naman ni Cain ang asawahin ni Abel. Eh ngayon, sabi ni Adam alayhis salam, ganito na lang, para masettle ang problema natin, mag-alay kayo. At kung kaninong alay ang matanggap, siya ngayon ang panalo. Problema ngayon, ang alay ni Abel ang natanggap. Yung kay Cain, hindi natanggap. Ibig sabihin, hindi niya mapapangasawa yung kanyang sariling kambal na maganda. Ayun, kaya pinatay na lang niya ito. At doon, dumami nga ang tao. Ayan. Teka lang. Bago namatay si Adam, meron ng more or less 50,000 na mga tao dito sa mundo. No? At doon nagsimula ang pagdami natin. At sa Biblia, yun ang pinakamalaking missing link na hindi kayang sagutin ng kahit sinong pastor at pare. Kasi wala sa kanilang pagpapaliwanag yun kung paano dumami ang tao. Hindi maipaliwanag ng pastor at pare kung sino yung inasawa ni Cain sa Biblia. Oo. Kasi bigla lang siyang pumunta sa isang lugar, may mga tao doon. Doon nag-asawa si Cain. Eh kung sila ang manaunang tao sa mundo, sino yung inasawa niya? Hindi maipaliwanag yun. Ang hindi maliwanag sa Biblia, sa Islam po maliwanag. Kaya po, kayo ay patuloy naming inaanyayahan sa aming palatuntunan at makinig upang maging maliwanag po sa atin ang mga bagay po na malabo sa ibang relihiyon. Ako nga po, bilang isang dating Kristiyano, iniwan ko na ito at nandito sa Islam sapagkat narito ang tamang paniniwala, narito ang tamang pananampalataya na siyang ikaliligtas natin sa kabilang buhay. Wala na tayong oras, Sheik, no? Na, Sheik. Papasalamat ako kay Sheik Morris, Brother Matt, sa kanyang partner, at sa lahat pong nakikinig, nanonood sa ating palantunan, kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi, at masakit po sa pandinig ng ating mga kababayan, ako po ay humihingi po ng kapatawaran. Ang amin po lamang dito ay ang maipaabot sa inyo ang tamang aral, hindi po kami magsawa na kayo po ay aming anyayahan sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itadamo kay Bukali, Quran at Biblia ang sasagot.